Hello, good morning, good day sa inyo lahat. Kumusta po kayo dyan? Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam ko, busy kayo sa mga oras na ito. At maraming ginagawa. Kumusta po kayo? Sa araw na ito, tayo ay muling magtalakay. Pag-aralan natin ang ating subject para naman kahit papano tayo ay matuto sa mga araw na ito sa ngayon, no? Kumusta po ang lahat? Ayan, ang inyong lingkod, si Teacher Nelson sa Business Mathematics ang ating subjects. Guys, kung mapapansin nyo, ang lecture natin dito sa Facebook is mahaba. Kasi parang ginagawa ko nito, ito ay maging quick note. Bilang isang guro, kailangan meron akong lectures na hindi lang tinatago sa file ko, sinishare ko na rin dito. At saka, syempre, pwedeng balikan next year, sa susunod na taon, ganun din sa inyo, no? So, yung pag-aaral ay hindi natitigil. So, dito sa Facebook talagang ano to, sunod-sunod yung discussion. Ayoko kasi yung nabibitin yung topic. Sa YouTube naman, ini-emphasize ko yung talagang sa tingin kong mga dapat i-emphasize para kasi alam kong mas interesting. Interesting din naman to, kaya lang notebook to eh. Lectures. Pag nagbabiyahe ka, pwede mong panoorin, lalo na on my part. Pag nagre-review, reviewin ko tong subject ko dahil magtuturo, ganun. Pwedeng reviewin. Yan. Pwede siyang reviewin. Kaya makapasin nyo mahaba. Pagpasisya nyo. Ganun talaga dito sa Facebook. So, shout out sa mga estudyante ko dyan sa ABM Grade 12. Ganun din po sa lahat ng mga ABM students. Sa mga accountancy aspirant, you are welcome to watch my lectures. And also sa mga kapwa ko teachers, sa mga kumpare ko kumare, sa mga kaibigan, sa mga naniniwala at sumusuporta, maraming salamat. At sa mga susuporta pa rin, ito inspiration kasi alam mo ang maganda dito is na-inspired ka gumawa ng isang lectures at the same time natututo tayo sa discussion. Nabubuhay yung ating diwa, mas nagugustuhan mo yung lagi ka natututo sa araw-araw na ginawa ng Panginoon. So, ang ating subject for this afternoon is Business Mathematics. So, yan ang mga learning competencies na matututunan natin sa araw na ito. Salaries and wages, gross net income, and at the same time, guys, kung mapapansin nyo, ipapasok natin yung kinatawag na minimum wage earner kasi nandito yung wage. And then salary, yung mga empleyado na white collar. Yung minimum wage earner, yung mga blue collar. And then we will emphasize to and also differentiate the gross profit. Gross income, I should say. Kumang sa mga empleyado, like me, guru, no? Gross compensation yun. And then we will emphasize also the gross profit. And then net profit. And then we differentiate the word profit and revenue with to income. Yan, pag-aralan natin yan, ano? Maliban sa mga pag-aralan natin itong salaries, we will define the salary, define the wage, differentiate between salary and wage, and then number 4, distinguish between salary earners and wage earners. And then we are going to differentiate gross and net income. We will compute the gross income and compute net income. That's our objective for our lecture, guys. Okay, so let me read to you this about the salary. What is this? What is the salary? Do you know about salary? Kung makikita nyo, di ba, meron tayong salary increase in 4 tranches for public school teachers. So, yan. Mas minabuti ko na ipakita ko para makita nyo yung salary. So, let me define this to you based on what written on the slide, on your screen. Salary. A fixed regular payment.
typically paid on a monthly or biweekly basis, but often expressed as an annual sum by an employer to an employee, especially a professional or white-collar worker. Yung takeaway mo dito, white-collar worker. And then fixed regular payment and then periodical. So, monthly, biweekly. So, a little later, we will discuss that and we have a problem or practice about this one. So, makikita nyo yung takeaway sa salary. Anong alimbawa? Sabi ko nga, yung mga kaguruan natin, kapwa nating guru, meron yung mga salary. Monthly, may fixed salary yan. Yun yung salary, yung sahod, no? Yung mga white collar, yung mga nag-o-office. Teacher, corporate world, nagtatrabaho sa munisipyo, no? Mga office work. Salary refers to periodic payment, usually for professional services. Salary for professional services. Yan yun yung word, no? Okay. So, take a look at that. Salary increase in 4 tranches. We have here. See? You see this one? Ayan. Ayan na. Salary. Okay. Teaching position. Yan. T1. T2. T3. Master teacher hanggang master teacher po. Yan yung sa 2020. Ito yung mga sahod nila, no? First tranche sa panahon to ni Malating Presidente Duterte, no? Second tranche na tayo kasi 2021 na ngayon, January 2021. Second tranche. Alright. Para sa kaalaman ng iba. Okay. Yan. Ang sahod na ng teacher 1, 23,877. Tito, ito lang. Tito, 23,052. Ayan. Ah, may mga parents ba kayo? O, kaibigan na teacher? Yan yun, no? Yan. Para ma-idea kayo. Master teacher, kataas ng sahod, ano? Salary grade, ito. Kaya pag sa government, tinatanong salary grade. Ang tanong dyan, di posisyon. Tanungin mo, ano yung salary grade o SG? Para alam mo yung sahod. O, yan. Magkialam tayo sa sahod. kaya usually tinatanong nga, ano ang SG niya? Pag government employee, no? Ano ang salary grade niya? O, yan. Pag teacher 1, 11. Teacher 2, 12. Teacher 3, 13. Hanggang master teacher 4, 21. Kataas, no? Sahod niya, o. 2021 na tayo, guys. Ito, o. Yan yung mga sahod nila sa baba. Okay? Yan. Alright? Madali lang naman siya, di ba? Kung mapapansin nyo. Madali maintindihan. Oo. Sige, pwede nyo panoorin. Excuse me. Tubig talaga. Kailangan may tubig lagi. Okay. Clear naman, ano? So, yan ang salary, no? Na-define natin. Take away fixed regular payment, no? Professional services, mga white collar. Okay, salary. Let me read this to you. I'll give you an example. Salary, a corporate manager. Corporate manager daw is usually given a monthly salary. May mga friend kaya na corporate manager. Mga manager natin sa mga corporation. Usually sa Manila, no? May mga corporate world dyan sa Makati, sa Ortigas Center, kung saan-saan man lupalop, sa urban place. If his salary is 80,000 per month, 80,000 daw ang sahod niya sa buwan, kasi corporate manager, no? How much does he get every 3 weeks? Gusto malaman, magkano daw yung 3 weeks niya na sahod? Kung 80,000 isang buwan, so pag-apatin mo yung 80,000 times 3 mo. Yung solution, if he gets 80,000 per month as his salary, sahod niya isang buwan, 80,000, then he is paid 60,000 every 3 weeks. Ano yung formula? Kita niyo yung formula, yan o. 80,000. Okay? Ayan yung formula. 80,000 divided by 4, makukuha mo 20,000, yan yung weekly. Dahil 3 weeks ang inana, 20,000 times 3. Okay? Napakadali lang naman compute yung salary, no? Pag salary kasi, madali kasi yan lagi hinahanap sa'yo.
Lalo na yung sama mo, di ba? Hop, salary, pahingin. Di ba? Tama ba? Yan, ganun, oo. So, very common to. Common to sa atin, yung salary. Oh, white collar, professional services. Office-office, kaya mag-aral lang mabuti para ang nababayad mong ang nare-receive mong compensation ay salary. Alright? Ano naman yung wage? So, nasa definition pa lang naman tayo. Analogy, now you are simple definition. Pwede nyo i-follow tong page na to, minimum wage earners. For additional information, kita nyo? Yan o. Follow nyo siya. Yan na, nakita nyo, minimum wage earners. Follow nyo, yan ang pangalan niya. Okay, let me read this to you, the definition of wage, no? Wage, a fixed regular payment. O, regular payment din naman, typically paid on a daily or weekly basis. Karamihan sa mga... Ito, pag wager ka, minimum wage earner ka, daily or weekly basis. Okay? Made by an employer to an employee. Employer, yung company. Yung pinagtatrabahuan mo, employee, ikaw yan kung empleyado ka. Especially to a manual or unskilled worker. Ito yung mga blue collar. This defined amount is called hourly rate. Per ora. Per ora, guys, ha? Ah, madali lang, intindihin mo wage na per ora. Kaya minsan, ha, mayroon mga discussion na madi-differentiate mo lang siya. Yung salary, alam mo, nakikita natin in reality. Yung wage naman, nakikita natin sa mga blue collar, fisheries, factory worker. Yan ang mga example. Nasa mall, sales lady, mga mabuti natin, masisipag na mga sales lady. Yung nasa merchandiser, so on and so forth. See? Yan yon, okay? So, we are able to differentiate the wage and salary. So, we have the so-called minimum wage earner. Mamaya, i-discuss natin yan. Where a minimum wage earner, mayroon tayong fixed provincial rate or Manila rate. Ah, di ba may ganun? So, we will discuss that. So, before that, I'm going to read this. Let me read this to you. Republic Act 10963. Ano naman to? Section 1 is stating that this law is also called train law. Ayan, papasok si train law sa minimum wage earner. Ang ganda na. Bigyan naman natin kaunting additional information yung ating mga tagapanood. Nakaano ako kasi masakit sa mata yung ano yung monitor. Nasira yung mata ko, no? Tax Reform Acceleration and Inclusion Law. Ano to? Republic Act 10963. Yung 10, bawasan mo ng 1, maging 9. 6 plus 3 equals 9. Yan. Sa gitna si 9. Article, Republic Act, 10963. Pag sinabing 10963, train law yan. Stating that this law is also called train law. Train tax acceleration and exclusion law. TRAIN. Ano yung T? Is tax. Ano yung R? Reform. Ano yung A? Acceleration and I is inclusion and L is law. Alright? Tax Reform Acceleration and Exclusion Law. Bakit nandito to? Because mamaya, nandiyan sa slide ko, emphasize ko yan. Kasi ano na ngayon, filing na ngayon ng income tax. Buti sana kung income tax, except, wala kang babayaran na tax, ingil sa income mo sa isang taon. Tapos na yung 2020, di ba? So, mas minabuti ko na isama natin to para naman ano. Okay. Word for today is train. Republic Act 10963. Huwag mong tingnan. 10963, train muna. Republic Act, train muna. Sa gitna, 9. And then may dalawang number, 63. 9 na naman yung iyan yung 6 plus 3. Then, wage. Ano naman tong wage? Wage, a minimum wage pa rin naman tayo. Wage, minimum wage earner in Metro Manila. Ito, example to. No? Minimum wage earner in Metro Manila. Ha? Ah? Nagtatrabaho ka ba sa Maynila? minimum wage earner ka ba? Ito, para sa inyo to, guys. Yan. Para naman kunting magising yung ano. Mapuko yung ano. Kumusta ka? Kumusta ang trabaho? Nakakapagod talaga ang pagtrabaho, di ba? Binabayaran daw, paid 481 for 8-hour workday. Sa 8 oras, babayaran ka ng 481 kung nasa Maynila ka. Example lang to, ha. Hindi ito yung literal na minimum. I think ngayon sa Maynila, ha.
January 2021, ang minimum wage earner niya sa Manila, more than this one, 481. I think 500 plus. Ngayon ang tanong, what is hourly wage? Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, yung wage natin, basta sa binasa natin, yung wage is, tawag nito, per hour ang bayad. Oh, may ganun factor, no? Okay? Oh, so, solution is paid 60.125 per hour. Ano yung formula? So, pinakita yung formula. Ayan na, 481, bayad sa isang araw, divide mo ng 8 hours, 8. Makukuha per hour niya ito 60.125. So napaka simple, no? Kanina naman salary sahod niya manager, corporate manager 80,000. Kinuha yung third weeks na sahod 60,000. Kasi 80,000 divide 4 weeks, that is 20,000 per week. Sa salary ngayon wage. So nakuha natin per hour. So kung makikita yung 60 pa lang kinikita ng isang minimum wage earner sa totoong buhay, ano, sa panahon na 481 pa lang ang minimum wage earner. So yan, pag gumastos ka, bumili ka ng ano mo, bisyo mo, hilig mo, yan na kagad, pero hour na yung gastos mo. Kumain ka, actually 60.125, pagkain mo lang to, ulam lang to. So pag nagtrabaho ko sa isang araw, yung isang oras pang ulam mo. Diba? Diba? Oh, kita mo. Ha? Eh, yung iba dyan, minsan sabay yung kumain. Paano makatingin sa ulaw? Ah, diba may ganon? Okay, mag-iisa kayo, tapos lilibre naman eh. Oh, kaya, oy, kita na ang competition nyo dyan. Ha, oy. 481 divided 8 equals 60.125. Ganyan lang, pag may gusto magpar, libre sa'yo. Ganyan. Ganyan sabihin mo, girl, libre mo naman ako. Oy, minimum wage earner tayo, 481 divided 8, 60.125 ang per hour ko. Pagkain ko lang yun. Kung ibibigay ko naman sa'yo yung isang oras ko, dalawa ng oras na magagastos ko, kikitain ko is 6 na oras na lang. Mamamasay pa ako. Ah, ganyan na, sa mga nagtitipid ha, sa mga nagpapalibre. Alright. Okay.